Ito yung puntong punong-puno ng emosyon sa loob ng clinic ng master dahil sa sitwasyon na to. Yan. Binigyan niya kasi ng puhunan na pang negosyo ng mag-asawa para makapagsimula sila kasi si sir hindi na makapagtrabaho dahil sa injury niya sa kamay niya. Yan. Pati yung tuhod niya ay may tama dito. So, panoorin niyo yung buong pangyayari sa video to. Maraming salamat po. Uy! Nagpanggadar tayo, master, sa YouTube ko lang kaya nakikita eh. Ano nangyayari sa inyo? Paano ko na? Kasi hindi pa ako kumuturo. Nagpangga ko yung buwan, yung truck ng Hinebra. Sa pagkuro, ito pala ko. Kailan ka na-describe siya? Wala ba? Isang taon na po. Isang taon na? Tignan mo nga yung report na ano mo, sir. X-ray mo, mga ano. Buka dito, sir. Buka dito. Tignan mo nga yung mga X-ray mo. Putol ata to, sir, kaya ano? Wala kong putol mo yun sa X-ray po. Sabi, wala naman daw bali. Ito na nga, mga kandri. Lupay-pay, yun. Kinahain na. Kita ko ito sa sinasabi mo yung muscle na... Nauubos. Ngayon, wala nang lakas yan. Lupay-pay yan. Siya. Patit yung ligament. Gano'n nakatagal yan, sir? Patit yung ligament, sir. One year. Hindi, sa buto yan. May mga nerve dyan, may mga tissue dyan, blood vessel, ligaments, especially. Mga nerve. May napatid dyan, sir. Kaya lupay-pay talaga. Yan sa puntong to, ini-explain na ni Master kung ano yung nangyari sa balikat niya. Mas lalo siya diyang nalungkot nung sinagot na siya ni Master. Hindi na damage yung buto, pero yung tendons na nakakapit. Basag yung buto yun. Grabe talaga yung nangyari dito kay Sir. Basag yung tuhod, yan, pati yung balikat niya, wala na talagang power, wala nang muscle. Yan talaga, kayang nalulungkot siya talaga nang sinabi ni Master na hindi kayang gawin. Nanggaling pa sila ng ano, Palawan. Yan, malayo sila. Talagang gusto nilang maling. Yan, makikita nyo yung tuhod yan, talagang sabog. Ito lang pilos mo, yung sa paa. May paa niya, may bukol po. Sabog din niya, no? Kaya pala sila. Masak na pala, sir. Hindi. Katingin ko, sir, eh. Sabihin ko na sa'yo kagad yung totoo. Hindi na natin ito pwedeng pakailaman. Ayan, no? Kasi pag pinakailaman ko yan, yan, makikita nyo rito yung sitwasyon ng braso ni sir. Buong kamay. Saan masakit mo? Yan na talagang walang-wala ng lakas o ng power. Sinulong relaxin ito, wala po itong naramdaman sakit. Malibang po may galaw ng ganun. May sugat pa siya. Ito talaga masakit, hanggang ngayon masakit. Hindi ako makatulog nito. Kaya napapanood ko nga sa inyo yung sabi nung isa rin inilad nyo. Sabi niya, hindi nga rin siya makatulog. Ako din walang laksidente hanggang ngayon. Pero yung piyersa po, pag parang gusto ko siyang gano'n, parang pumapasok doon na hindi lang makagalaw. Nasa isip mo lang, sa isip mo na lang. Hindi po pa, tsaka naramdaman ko parang yung piyersa ko nandun din. Ayan. Nasa dulo? Hmm. Nasa isip mo? Magagalaw ko pa ngayon, ano? Wala. Kahit isang daliri. Tingnan mo. Marapin, hindi ko makapano kahit isang daliri. Okay. Hindi natin gagalawin naman ito. Ito na. Buka natin yung angat. Lumaglag eh. Lumaglag. Pag ginagingap kaya lagi ito ang inanong lagi ito ang ginagingap para nakangat. Kaya masakit siya. Ano pong naano nito?
tendon sa ligaments ng namo mahiklat. Nakakapit sa buto. Mm-hmm. 'Yun ang nahiklat. Kaya wala nang puwersa, hindi makaano. Kaya nag-loss power na siya kasi wala na yung nakakapit sa kanya mga na dapat nakakapit sa kanyang pyesa. To. Sobrang sakit niya. Yung ito po, dito hindi naman masyadong masakit yung ganito, ito talaga masakit. Alam mo kasi hindi makaakyat yung dugo. Hindi makapag-circuit pabalik. Halatang hindi nakakatakbo yung dugo. Kaya makiro. Pero pag nakaganyan po siya na medyo ano, ang gagawin mo yan, iaangat mo para bumaba yung dugo. Diba naman masakit to? I-elevate mo. Pagtali ka na ano. Itali mo to sa ano. Lagay mo sa parang pulley. Pag nananakit dyan, i-hold mo na gano'n. Ah, gano'n ka. Para yung dugo bumaba. Mag-circulate. O yan, pumuti o. Pagka kasi ganito, higyan mo, o yan ah, o. Ah, yan, maputi. Pag ibinaba mo, mga ilang segundo, magbabayrit na yan. Hindi makapuwersa ng ano. Hindi makabalik yung dugo, hindi makapagano. Makapag-circulate pataas. Hindi makapampataas. Ayun ah, unti-unti na nagbabayrit. Kaya ang pakiramdam mo, ang kirot. Kasi, para siyang sakal na sakal eh. Ganun pakiramdam yan. Hindi makapag-flow pataas. Ngayon, para maiwasan mo yan, italiya mo yan. Ano ka ng pulley, kahit ilagay mo na sa sampa. Okay? Yun ang pinakami niya. Ayun, nag-violet na naman oh. Pero tingnan mo ha, iaangat natin. Marirelief yan. Mamumuti. Yan na nga, sa sinabi ni Master na hindi na kaya niyang ibalik, dito na mas nalungkot si Sir. Yan ang. Para siyang nawala ng pag-aasa. Yan. Pansin mo? Yan ang, puti na. Pero sa bandang huli, diba? Tinulungan pa rin siya ni Master. Pag ganyan parang grabe, daw, masakit. Bait mo talaga, Master. Okay lang. Kasi pag binaba niya to, yung kwersa ng dugo, hindi na makapag-dugo balik. Okay, good na. Okay, yun ang magiging diskarte mo. Idol, sa tagal nitong panahon, hindi ko na kayang ibalik to. Tanging technique na lang para mag-relief. Susubukan kong pitikin, ha? Huwag mo lungkot. Eh, lahat talaga ng pagkakataong disgrasya, may consequences. Tulad niya, nag-disgrasya siya. Talagang may kapalit ng disgrasya. Pero ang pinakamahalaga dito, nabuhay ka, eh... Ito at sinusubukan talaga lahat ni Master ng kanyang makakaya at magagawa sa braso ng Sir. Yan. Sinubukan niya iangat para kung may chance ba o wala. Ginawa niya lahat. Alam mo, maayos lang pero hindi daw niya talaga kaya. Yan, after nito, may sinabi si Master dito na mas kinalungkot ni Sir. Grabe, talagang iiyak ka sa sitwasyon na to. Tapos ang iangat. Sir, I'm sorry. Wala po tayong magawa. Inaabot ng napakatagal na panahon. Yung pong ano, assessment ko rito, hindi ko po kaya. Inaat ko na, muluto, kayo pa rin. Dapat to, maganda to, yung bago-bago pa noon. Takaanuhan na eh.
kita pasien namin yung buwan yun, itong disindir na. Para kapitan ito dito, para mawala yung ano niya. Kasi pag nakalaladlad dyan, masakit para sa kanya. Motor accident po ba yun, sir? Wala akong magawa, sir. Inano ko na. Tinignan ko na. Hindi po kaya ng ano. Hindi po kaya ng kilot lang yan. Iba po ang kailangan ano niya. Dapat dyan, naoperahan. Kasi may mga napatid na ano yan. Kasi sabi naman sa operation, sir, tinanong namin yan. Hindi ko po talaga. Nahawakan ko na. Alam kong meron putol dito. Yung po ang sinabi ng doktor. Marami dyan. Hindi natin alam kung anong tissue na putol. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ang mahalaga, buhay ka. Okay? Maghanap ka ng ano, alternative na ano, yung mga nakakapaglakad ka naman, di ba? Kaya mo naman. Sa Palawan, di ba? Talaga kaya. Hindi siya sa buto, yung nakakapit sa buto, napatid. Yun, yung mga lama, tendons, ligaments, yun po ang ano. Tapos, natagalan na. Ano na, kumbaga. Ito mga, nagsimula ka sa orthopedic, sinabi nila hindi raw na-opera. Kasi ang dami nga ano yun. Like sa, pero kung may pera kayo, pero magagawa niya ng para. Pero talagang ano. Kasi malaking operasyon, makahanap. Magkukuha sila ng mga pyesa dyan sa ano. Para ikabit yun dun. Mga tendons ito. Hindi. Maano kasi ito pag sa MRI nun. MRI na may contrast. Titignan nila yung detail na yun kung ano yung dapat ikabitan. Sir, eh, magiging tindahan na lang. Magtindahan ngayon sa inyo. Yung mga sari-sari store, yun ang maaaring pwede nga naman, sir. Magkano bang ano, gusto nyo bigyan ko na kayo ng puhunan? Yan si nanay. Para alam mo nga, umiiyak na dito. Naramdaman mo na pala. Magsimula kayo sa ano? Magsimula kayo sa maliit na puhunan. Para kahit pa paano. Kasi, ang iisipin niya palaging ito, inutil na siya. Pero kung may pinagkakaabalahan siyang trabaho, ito naman, madaling ano rin eh. Yung malit na mga sari-sari store, maraming turista rin. Saan ba kayo banda? Bayan. O, bayan pa na eh. Kung kaya niyo, makapag-recover kayo. Ang gagawin mo, ma'am, pinaka-the best yan, magluto ka ng mga banana cube, mga moti cube. Tapos ikaw ang kahero. O di, kay trabaho kayo parehas. Kaya ibibigyan ko kayo ng panimula para eh, okay mo lang, ang mahalaga niyan, buhay ka. Kasi kung namatay ka, eh, wala, mas mabigat. Diba? Isipin mo, eh, biniyaan ka ba ni Lord ng panibagong buhay? Marami nga ano, lumpo talaga, walang kamay. Pero, nakakagawa sila ng paraan eh. Lumalaman. Ito, bibigyan kita ng magandang idea. Tindahan, bibigyan pa kita ng puhunan, magsimula kayo ulit. Huwag ka nang mabahala, ang isipin mo na lang, nabilis ka pa kasi binigyan ka pa ng pangalawang buhay. Okay? Bibigyan ko kayo ng puhunan para ano. Yan dito at binibigyan naman sila ni Master ng pangnegosyo nila. Talagang iyak ka sa sito. Iyakan tayo dito pare-parehas. Ito mo kay Chico Gawad nung dyan. Mamaya alis na yun. Pagka si Master mo hindi. Balit na bagay ito. Kaya nga. Pero ano to, kaya-kaya yun ang magsimula nito. Pag mga sari-sari store lang, mga dilata-dilata. Pero to, pagka ginamit nyo ng maayos, mapapahikot nito. Pinaka-the best nun yung mga merienda. Fishbowl. Sobra-sobra to. Mga ganun lang, pirada. May mamaya, oh.
sabi niya, iwi niya na. Sige, sige, kaya deserve niya, deserve niya. Kaysa naman maaaging hopeless kayo, mas maganda magbigyan kayo ng panibagong pagkakataon. Eh, alam ko namang mahirap yung buhay niyo eh. Deserve niya. Ang gawin niyo, yung mga merienda-merienda. Sa puntong kayo magluto, si Sarah magbabantay. Eh, at least, makapagsimula kayo sa mga maliit. I-round niyo lang. Madaming turista ron, tsaka mahal ang bentahan doon. Madudoble niyo yung kita niyo. Wala, hawakan niyo na lang maayos yung kita niyo. Saksi ko ang lahat sa'yo, Master. Huwag ka lang lang mag-meme ka ba? Ay, ito ko ngayon mag-edit ako ngayon. Talagang naluluwa ako sa situation. Feeling mo yung parang nagtayo ng sariling kumpanya. Huwag ako wala ng pag-asa. Yan yung tinulong ni Master. Yung iba talagang, iba namatay eh. Ikaw, buhay ka eh. Okay lang. Pero kayo ng bagong... diskarte dyan, gumawa kayo ng ano, bait na business. Doon naman eh, tourist spot yun, mas mabilis yung mapapahigot dyan. Okay? Sopra-sopra yan sa mga ano lang, mga tinda-tindang ano lang. So makapagsimula kayo, makabili kayo ng pang ano nyo pa. Card, card. Okay? Sige, ingat kayo. Salamat po sa pagbisita. Salamat po. Ingat kayo. Master, salamat po. No problem. Barod. Muli naman pong napahiyak ang ating master sa history talaga. Maraming salamat po sa lahat.